At dumako naman tayo sa bago nating pag-uusapan tungkol sa church building at ministry sa mga kwento ng pag-asa ni Catherine Monta. Isang mapagpalang panunood sa inyo, mga kakwentuhan, at maraming salamat sa Panginoon sapagkat tayong muli ay makakarinig ng kwento na punong-puno ng pagpapala at kapupulutan ng inspirasyon. Kayo ba ay naniniwala na kung anong ginawa natin sa kapwa natin ay ganun din ang ginawa natin sa Panginoon? Ayon nga sa Matthew 25:40, "Verily I say unto you, inasmuch as you have done it unto one of the least of these my brethren, you have done it unto me." Kung kaya't ito ang naging inspirasyon ng isang literature evangelist na si Sister Nengneng Orlanda upang maglingkod sa mga kapatid nating nangangailangan. Si Sister Nengneng Orlanda ay miyembro ng Baysa Seventh-day Adventist Church sa Caloocan City. Ang kanilang grupo ay nagsimula lamang sa maliit na Bible study group. Sister Nengneng Orlanda lamang ang Adventista sa kanilang lugar noon. Kung kaya naisipan ng kanilang grupo na mag-imbita ng mga non-Adventist sa kanilang lugar upang sumali sa kanilang Bible study. At sa tulong ng Panginoon, unti-unting dumami ang miyembro nito hanggang sa marami sa kanila ay nagdesisyon na tanggapin ng Panginoon sa kanilang mga puso at tanggapin ang doktrina ng Seventh-day Adventist Church, lalo na ang pangingilin ng araw ng Sabado. Hanggang noong taong 2005 ay nagdesisyon sila na magtipon tuwing Sabado sa tahanan ni Sister Neng at doon na nga nagsimula na magkaroon ng home church sa kanilang lugar na ang pangalan ay Rodriguez Company Church. Hanggang sa nagsimula ang kanilang iba't ibang ministry. Si Sister Neng Orlanda ay aktibong nangangasiwa sa Adventist World Radio tuwing araw ng Martes. At ang kanilang grupo din ay aktibo sa jail ministry kung saan tuwing Webes sila ay dumadalaw doon at namimigay ng pagkain sa mga inmates. At sa tulong ng banal na espiritu at ng Panginoon ay marami na ang nabinyagan at tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Tuwing araw din ng Linggo na umaga ay mayroon silang street feeding sa mga kapuspalad at sila rin ay dumadalaw sa Home for the Aged upang magbigay ng mga prutas at magturo ng mga bagay-bagay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Iilan lamang yan sa mga ministry na kanilang kinabibilangan. Kahit na maraming pagsubok na dumarating sa kanila ay mas napapatunayan nila ang pag-ibig ng Diyos, lalo na sa kung paano ito i-provide ang kanilang mga pangangailangan. Tunay nga na kapag ang lahat ng mga ginagawa natin ay iniluluhod natin sa Panginoon ay magiging mabunga ito. Kaya mga kapatid, lagi nating tatandaan na pairalin ang pag-ibig ni Kristo at ipamalita ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng pagpapadaman ng pag-ibig sa mga nangangailangan. At sa tulong nito ay mas makikilala natin ang Panginoon. Dalangin namin na ito ay magsilbing kalakasan sa bawat isa at huwag mapagod sa paglilingkod sapagkat ang pangako ng Panginoon sa Isaiah 41:10, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Maraming salamat, Sister Neng Orlanda, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Kayo ba ay may mga istoryang kapupulutan ng aral at makapagbibigay patunay sa pag-ibig ng ating Diyos? You can send your stories in Kwento ng Pag-asa Facebook page or email us through info@hopechannel.ph or post in any of your social media account and use the hashtag KNP. Hanggang sa muli mga kakwentuhan, this is Catherine Monta ng Kwento ng Pag-asa.